Zacateca. Bakit daw? Teka, teka. Kailan kaya? Teka, teka. Teka! Ito na ang tambalang Mod Ilagan at Senyor Ray Pacheco sa programang Teka, Teka! Alas 4:30 na, balita, komentaryo, trending sa social media, price monitor, traffic at mga bagong balitang siyensya at iba pa. Huwag nang magpaiwan sa Teka, Teka! Alas 4:30 na sa DWIC. Hoy! Naku naman, magandang hapon po sa inyong lahat. Kamusta po kayo ngayong araw po ng Martes, and today is February 2, 2021. Kamusta na ho kayo? Wala daw si senyor. Oy, nagdaraos ng anibersaryo niya. Huwag mo na munang guluhin. Wala yung aking kapartner, kaya soloista ho ko ngayon, ako ngayon. Ang inyo pong lingkod, Moni Lagan. At sana ho kayo ay makinig at marami ho tayong pag-uusapan ngayong hapon na ito. Iba't ibang topic kasama ang ating mga Radyo Patrol and of course ang ating palengke report, pagmumonitor ng ating mga presyo, traffic at ngayon din ang weather. Pero bago ang lahat, teka, mayroong isang malungkot na balita ako sa inyo. Unahan ko na lang kayo, no? Alam niyo naman tayo mga Pilipino, no? Tayo'y nangangarap, di ba? Kung sakasaling magkakaroon tayo ng pagkakataon na mag-abroad, magtrabaho sa abroad, sa labas ng bansa bilang overseas Filipino worker, nandun yung ating pangarap na for greener pasture para sa ating sarili at para sa ating pamilya. So alam niyo naman siguro yung tinutukoy ko. Merong isang OFW na babae, almost 30 years old. Ah, siya'y umalis, nangarap, nagtrabaho sa Abu Dhabi, United Arab Emirates. Pero after almost 1 year, dumating sa bansa, dumating kahapon, ay isa na pong malamig na bangkay. So ang tinutukoy natin ay ang unang mga napaulat na si Mary Ann Dainolo. So napakinggan nyo na ho siguro to, no? Isa siyang hotel receptionist sa Abu Dhabi. Ang family niya ay nandoon din, sumunod, at medyo nakakatakot na rin yung mga nangyari sa kanya. Mamaya kikwento ho kayo sapagkat alamin natin sa pamagitan ng ating panauhin ano ang follow-up na ginagawa, at marami sa mga OFWs natin ngayon ang siguro maraming nakakaranas ng ganyan na hindi na ire-report sa atin. So, sa hirap ng buhay. So, yan po ang isa sa ating pag-uusapan. At pangalawa, pag-uusapan din natin, ha? Sapagkat unang-una ay parang magkakaiba ng statement. Sabi ni Ned the Chief, kailangan buksan na natin, luwagan na natin yung mga quarantine natin, restrictions natin, gawin na nating MGCQ, from GCQ to MGCQ. Sabi naman ng UP Octa Research, teka muna, dahan-dahan na muna, wag muna. Ha? Ayan, sapagkat hindi naman kinakailangan with the new variant ng COVID-19, baka hindi pa natin kaya sa buwan ng Marso. Yun ang sabi naman ng UP Octa Research. Sabi naman ni Presidente, ha? Aba, teka muna. Talagang the economy is in bad shape already. Ha? Na kinakailangan na talaga tayo kumilos sapagkat halos, sabi niya, merong estimated na 2 bilyon ang nawawala sa kaba ng bayan, sa gobyerno, ha? Dahil sa paghaba ng lockdown at sa tuloy-tuloy nakawala ng trabaho natin, at yung pera na yan ay dapat nandito at kinagamit ng sambayan ng Pilipino. Araw-araw, we are losing 2 billion na pera para sana yun sa mga tao. The workers, the Filipino workers, would have earned that money kung ang ekonomiya natin gumagalaw. Kaya nga hindi. Ayun, tinig ng Pangulo yan kagabi, no? Para at least malaman natin na, teka muna, kapag ka nanatili, baka hindi na na tayo at mabalik pa tayo. Wag naman sana, ha? Wag naman sana, mabalik pa tayo sa ECQ, pinakamahigpit, na? Halos talaga hindi na tayo makakalabas. Baka talagang kinakailangan gumawa ng paraan, then we will be facing a very serious consequence. Babala naman ito ng mga senador na kinakailangan makontrol, at yung mga economic managers, ang hamon sa mga economic managers natin, teka, pag-aralan natin ng husto mismo yung paghina ng ating ekonomiya, no? Dahil magkakaroon ito ng mas seryosong problema sa atin. And what will that be? Ay, nako, di. Madaming mawawalan ng trabaho. Ha? Madaming magugutom.
At pag marami magugutom, ang patali ang isang taong nagigipit kahit sa patalim ay. Yun, sabi ni engineer, kumakapit. Bago natin pag-usapan yung pagkabit tayo mga Pilipino, alamin muna natin ang report mula sa ating kasamahan kay Patrol number 9. Yan. Ah, wala pa. Kala ko ready na eh. Ha? Okay. So, kala ko ready na eh. So, ang ulitin ko lang ha. Ang isang taong nagigipit kahit sa patalim. Kakapit. Hindi, baril naman yung sinapit. Baril naman yung binarilin mo. Wag naman yan. So, what am I saying? Ano sinasabi ko? Ibig sabihin, kapag mahirap na ang buhay, wala ng trabaho, maraming establishmento ang hindi mabuksan, abay, tataas ang krimen. Diba? Ang tao mapipilitang magnakaw, manghold up, gumawa ng kasamaan, para lang mapakain sa kanilang pamilya. Eh sana huwag tayo umabot sa ganyang stage ng buhay natin. Kaya kinakailangan, pinipilit, and we have to balance. Ang tanong, babalikan natin, ano ba talaga? Buhay? Kau engineer. O, yung mga nakikinig sa atin, kayo, ano ba talaga ang dapat unahin? Buhay ng tao o ang ekonomiya? Pag-andar ng ekonomiya? Ano nga ba? So, yun yung sinasabi na kinakailangan na balansihin ng gobyerno. Ang ekonomiya dapat tumakbo para mabuhay ang tao, magkaroon ng trabaho, hindi ba? Pero dumadami namang ang kaso mo, tumataas naman dahil merong panibago pa. May banta pa ng UK, yung bagong variant mula sa UK, eh wag na sanang kumalat ito. So, balansihin. Kaya medyo talagang palaisipan, hindi lamang sa gobyerno, kundi para sa atin. Palaisipan natin lahat ito, ha? Okay, pag-uusapan natin yan maya-maya po. Okay, now, pangatlo. Eh, siyempre, sabi naman ng COMELEC, no, i-monitor din natin sapagkat hindi lamang tayo usapin ng ekonomiya, hindi lamang tayo usapin ng COVID, kundi tingnan din natin ang paghahanda na ginagawa ng Commission on Elections. At yung paghahanda na yan, uunahin na yan bago mag-participate at bago bumoto. Sapagkat yan ay constitutional right natin, the right to vote ng bawat isang mamamayang Pilipino who are qualified, eh magpa-rehistro ka muna. Lalong-lalo na yung mga papasok at magiging 18 years old. Ah, 18 taon bago sa 2022. Pero, abay, teka muna, mababa. Mababa ang mga nagre-rehistro. Diba? Mababa yan. Pag-uusapan po natin yan mamaya sa ikalawang bahagi ng ating programa dito sa Teka Teka. Oras po natin, alas 4:43. Now, balikan po natin, no? Sapagkat yung isang OFW, nakakaawa naman ito, no? Magandang dilag. Hindi ko alam kung talaga may sarili siyang pamilya. So, ang nangyari, March 4 daw po siya huling nakita o huling nakausap ng kanyang kapatid, no, na nagtatrabaho. Huling balita sa kanya, dapat na makita sila ng kanyang kapatid na babae na nandun sa UAE nagtatrabaho sa isang theme park last March 4, 2020. Meron bang picture na rito? No? Tingnan nga natin. Yes, patulong nga lang. Magamit natin. Now, pero noong takdang panahon na yun, takdang araw na yun, hindi sila nakita ng kanyang kapatid. Ni walang komunikasyon, ito po, para dun sa mga nanonood sa Facebook Live natin, sa DWIC 882, yaan ang litrato o larawan ng unay reported na nawawala for 10 months. Kaya't ang ginawa ng family, nag-create sila ng Facebook page doon para nang sa ganun dun sa mga nakakakilala, kaibigan, kung sa mga naka-assign, ay makakapagturo. Ayan, so yan inilagay. So, ngayon, ang nangyari, natagpuan siya sa isang lugar. Pero talagang medyo beyond recognition na ito, no? Siguro sa tagal na panahon, kasi 10 months na nawawala. March pa of 2020, huli po siyang nakita. Kaya yun ang report. Now, batay din doon sa report na natanggap ng DOLE through Secretary Bello na in-announce kahapon, sinabi nito na may isang parang poll o ganda, no? Na napaamin naman ng mga polis. Hindi ko nga alam kung ito eh. Dapat maitanong natin ito mamaya. Kung Ugandan citizen o isang Paul Uganda ang kanyang family name, na napaamin naman ng mga polis at sinabi
na di umano'y sinaksak niya sa lalamunan, tinusok sa lalamunan si Mary Ann na naging sanhi ng kanyang pagkasawi. Ayan. So nalaman ito ng pamilya, nalaman ng kanyang kapatid si Marie France Madrilejos, yung kanyang nakatatandang kapatid, at dumating nga sa bansa kahapon. Natagpuan doon sa isang lugar sa Abu Dhabi. At inuwi na po dito, nagtulong-tulong ang OWA, Department of Labor, upang nasa ganun ang mangkay nitong si Mary Ann Dainolo ay makadating po. So ngayon, ang request ng pamilya, justice for Mary Ann. Number two, kailangan hong i-request din, no? Inihiling nila sa pamahalaan na magsagawa ng otopsiya at saka yung DNA test. Ayan. Okay. Kaya inaalam pa rin ng Department of Labor kung merong possibility na ito ay inabuso bago siya kitilan ng buhay. So nakakalungkot kasi sinabi ko nga kanina na lahat tayo may pangarap, no? Especially at this point in time na kokonti ang trabaho dito sapagkat sa pandemya hindi lamang Pilipinas. Ah, hindi lamang Pilipinas ang apektado kundi buong mundo. So many millions of people were affected already by COVID, especially America. Mas mataas ang kaso nila, no? At ang dami pa rin ng mga nagsa-shutdown. And lahat is putting their hopes, no? Pin their hopes sa pag-roll out ng bakuna or vaccine. And hopefully dito sa Pilipinas, meron na rin tayo. Anyway, so ngayong hapong ito ay minarapat po natin sapagkat usapin ito ng mga overseas Filipino workers tungkol sa kanilang kapakanan. Eh, meron po tayong isang party list, no, na siyang tumututok para sa mga kapakanan ng mga overseas Filipino workers na nagtatrabaho sa ibang bansa, nagpapakahirap, nagpapakaalipin sa ibang mga nasyon upang nasa ganun mabuhay ang kanilang pamilya. So alamin natin ano ang latest dito sa kaso nitong namatay na reported na si Mary Ann Dainolo. Kasama po natin si Congresswoman Aniceto John Bertis, ang deputy, and of course siya ang chairman ng OFW party list and at the same time the deputy director of deputy director general ng TESDA. Magandang hapon po sa inyo, Kong. Magandang hapon po, Mayor Mon, at sa lahat po na nakikinig sa inyo sa inyong programa. Magandang hapon po. Uh-huh. Thank you for your time, for joining us dito sa Teka Teka program sa DWIC, no? 882. Kong and siguro, Kong and Director General, Deputy Director General, DDG. DDG. Opo, so, yun na lang po. DDG, ano ho ba ang latest ngayon? So, ipaabot na ho ba ito sa inyong party list, no? Ang nangyari dito, nakausap niyo na ho ba ang pamilya nitong si Mary Ann Dainolo? Sa ngayon po, ay naman po dun sa huling napabalita sa OWA po, ay, at lalong-lalo na po from the, of course, ang ating presidente na mismo, ay tinututukan po itong kaso ni Mary Ann Dainolo. Ito po ay kaso ng I think yung kanyang boyfriend na isang Ugandang national. Siya na mismo po yung nahuli ng mga Dubai Abu Dhabi police po and who's also working on the case. And he admitted the crime naman and siya rin nga po ang nagturo kung saan nilibing tong si Miss Mary Ann Dainolo po. And of course, gagawin naman po lahat ng ating pamahalaan na mabigyan po ng hospisya to. At alam din po naman natin na kahit ang UAE meron pa rin po silang ini-implement ng Sharia law na ito po ay magbibigay ng katarungan sa pagkamatay ng ating kababayan na si Mary Ann. And of course, as a promise of the President based on the statement of Harry Roque or Secretary Roque that we will give justice to the death of Mary Ann. Para naman po sa mga pamilya niya at nandiyan naman po din ang OWA at para makatulong po sa kanyang sa paglibing at yung anuman po yung pwede niyang matanggap na benepisyo at tulong mula po sa ating pamahalaan, Mayor. So mula ho dun sa pagkaka-aresto ng mga pulis, ano, can we say, DDG, na parang case solved already dito sa kaso nito si Mary Ann? God willing po, makoconsider na po nating case closed to dahil na sa pag-amin na rin po nung kanyang alleged boyfriend na Ugandan national na nahuli po ng mga pulis. Yes. At mismo siya na po ang nagturo ko sa nilalilibing to. Pero di ba nga po, meron pa rin pong dalawa
na accomplices itong principal suspect na nagtago po ng kanyang bangkay. Yes. So, ito rin po ay mahatulan din po, kasama rin po sa mga kasuhan dito sa krimen na ito. Mm-hmm. At siyempre, on the part naman po ni Miss Mary Ann, kung siya po ay merong anak, ay makakakuha rin po yan ng mga educational scholarship ayon na rin po sa OWA. Yes. And then yung kanya pong insurance na matatanggap din po ay makukuha rin po ng kanyang pamilya. Siyempre, yung tulong na rin po galing po ng OWA. Uh-huh. And of course, nandito rin po ang ating tanggapan, ang Tesla. Para po sa kanilang mga anak at kamag-anak na pwede po natin sila matulungan. At sa ganun po ay mabigyan sila ng pagsasanay and access to livelihood and job opportunities po. Mm-hmm. Ito po ay ang mga programa na ating sinusulong para rin po sa ating kapakanan ng ating mga OFWs. Lalo-lalo na po yung mga nawalan ng trabaho, right, at yung mga displaced workers po natin. Uh-huh. It's good to hear that. Ano? At least hindi naman po pala tinutukan talaga ng OWA, ng DOLE, ng ating pamahalaan itong kaso ni Mary Ann, ano? At hindi pinapabayaan din ng pamilya. DDG, lilipat ako ng konti ng topic, ha, sapagkat ngayon, opo, napabalita po namin kasi, I think December to, last week of December, na meron pa ni bagong batch ng mga OFWs, Overseas Filipino Workers, ang uuwi sa ating bansa. Have you monitored this bilang ano po, sa OFW party list? Ay, opo. Mayor Mon, tuloy-tuloy po ang ating pag-monitor yan. Isa po din yan sa ating mandato, lalong-lalo na po dito sa TESDA, na mapaghandaan yung pag-uwi ng ating mga kababayang OFW, especially the displaced worker. Kasi nga po, ito po ang ating pinuporsige at we are very aggressive on this program, preparing a program for livelihood at yan na rin po yung tinatawag nating upskilling, retooling and reskilling ng ating mga kababayan Pilipino. Kaya nga po ang ating programa, yung mga enterprise-based training program natin, industry-based training program, lalong-lalo na rin po yung community-based training program natin, na nagko-concentrate po tayo in finding a partnership in private sector, local government units, and other government agency. Nang sa ganun po, sa pag-uwi ng ating mga kababayang OFW ay may nakahanda po tayong programang pangkabuhayan para po sa kanila. Lalong-lalo na po kung ang malaking bilang na yan ay galing po sa construction sector, ay napakarami po nating oportunidad na binibigay sa kanila. Mm-hmm. Pati na rin po sa mga kababaihan, dahil may mga more than 200 plus training courses ang TESDA at 72 niyan ay can be availed online. At marami po tayong mga natulungan niyan during the pandemic. Mahigit po sa 85,000 ang mga nag-enroll at nag-avail ng program natin doon pa lamang po sa TESDA online program. So, yung mga construction workers naman po natin, especially may mga edad na, ginagawa po natin silang, ini-engage natin sila para naman po mapakinabangan din sila at yung kanilang mga natutunan ng mas mahabang panahon po dyan sa ibang bansa na magamit dito sa ating nation building sa pamamagitan po ng pagiging trainer ng TESDA or assessor, at ganun din po ginugroup po natin sila. Kung matatandaan nyo, linaunch natin yung OFW RISE, yung Reintegration and Skill Entrepreneurship Programs in partnership with OWA, TESDA, DTI, nandiyan na rin po ang NRCO, at ganun din po ang mga pribadong sektor tulad ng Coca-Cola Foundations na nagbibigay po tayo ng pagsasanay sa ating mga OFW. At the same time, pagka-graduate po nila, kung ano man po yung skills training na tinake up nila at hanap buhay or livelihood program na kanilang napili, ay binibigyan po natin sila ng access to resources through the Program of National Reintegration for all overseas Filipino workers po. Mm-hmm. And at this point siguro, DDG, no, maano ko lang, sapagkat I think there was a hearing, tama po, if kung tama ho yung recollection ko, na nagkaroon ng hearing, pero lumabas doon sa hearing sa Congress na yun ho mga test the courses na ino-offer, no, in the previous years or maybe last year, parang hindi masyadong nagagamit, no, hindi nakakapasa yung mga estudyante, and at the same time parang yun hong yung skills training parang hindi rin humagamit. Ngayon ho ba nako-correct yun na po ito, DDG, unti-unti? Opo, ito nga po yung ating isa sa mga programa natin na we really have to base our training programs or ating mga training regulations
dun po sa mga tinatawag nating area-based or demand-driven program. Mm-hmm. Dapat po kasi yung ano, kompleto eh, magmula sa kaalaman, magkaroon ng kakayahan hanggang kabuhayan. Mm-hmm. Hindi po tulad nung araw na kung ano lang po yung makita nating na nasa menu ng TESDA, mag-take ka ng training na yan and bahala ka sa buhay mo kung may mapasukan ka. Pero ngayon po, ang napaka-importante po na talagang magamit nila yung kanilang skills training. Halimbawa po, yung ating mga welders, very in demand po ngayon yan sa ating bansa dahil na rin po sa ating very aggressive build program, yung ating mga naglalaki ang mga infrastructure po ngayon. Lalong-lalo na po yung mga tinatayong napakalaking airport sa Bulacan. Isa po yan sa malaking opportunity, yung railway sa modernization program ng ating mahal na Presidente Duterte, ay meron pong automatic na napapasukan ang ating mga graduates, lalong-lalo na po sa sektor ng constructions. Because we partner with Philippine Contractors Association and different stakeholder organizations para po sila na mismo yung nagbibigay sa atin kung ano ba yung mga pangangailangan nila. Kaya nga po, as young as 15 years old, we engage them or we give them opportunity under dun sa tinatawag po nating supervised industry learning system or yung mga apprenticeship tsaka learnership program natin. We partner with the big industries po, yung mga manufacturing firm na tumatanggap na po sila ng ating mga apprentice. At hindi lamang po training ang natatanggap nila. Meron na rin po silang sahod. So nagte-train na sila, sumasahod pa sila at binibigyan po sila ng allowance ng TESDA. So ito po yung tinatawag nating industry immersions na hindi na rin po nahihirapan ng ating mga industry partners na magharap ng kanilang mga workers kasi nga po nagte-train sila minimum of 3 months, maximum of 6 months at sa ganun din po ay pagkatapos nilang makumpleto yung kanilang training skills training program ay mabibigyan po sila ng national certification. At the same time, the industry partner gave them opportunity to work for them on full-time basis na po. Magmula po sa enrollment hanggang employment na po ang programa ng TESDA. Kaya nga po TESDA abot ang lahat. Okay, so nationwide ito, no? DDG, no? Itong pasok na ito ng mga programa, no? So, from your analysis, from your study, which region has the most problematic in terms of they need skills training, poverty, unemployment, etc.? So, ano hong region? Actually po, hindi po natin masasabing problematic eh. Uh-huh. Kasi nga po, ang TESDA po ay nandyan po sa lahat ng regions. We have provincial offices, we have provincial training centers, mga technical, TESDA Technical Institute, may mga private partners din po tayo all over the country. So lahat po ng programa natin is accessible. At ang ating mga prioridad ngayon ay four priority sectors tulad ng construction, agriculture, IT, BPO, at ganun na rin po ang healthcare. So lahat po may demand ngayon eh. And they are really availing our programs. Kasi nga po, dahil nga po yung ibang mga kababayan natin ay hindi po makapag-aral sa kolehiyo. So marami po tayong mga courses na ino-offer up to diploma courses na rin po ang TESDA. At tulad po ng IT, BPO, napakataas po ng ating mga enrollees and demand dyan. Na once na you finish yung contact centers training program natin for a call center, immediately kahit nasa bahay po kayo, may mga nagpo-provide din po yung mga ibang partners natin ng mga laptop. So, right after your training, once you get certified, ay automatic nagigipo po kayong call center agent kahit po at the convenient in your own house. Doon na po kayo nag-tumatanggap at sumasahod. So we create job opportunities for this sector because of the e-commerce online learning modality ng ating ng DepEd ng CHED. So nandiyan din po ang TESDA. So most likely po especially in agriculture in partnership with DA, ATI, TESDA and DTI as well as the Office of the President, pati na rin po yung Balik Probinsya Bagong Pag-asa ng ating mahal na Presidente at Senator Bongo ay nasusuportahan po yan ng TESDA. Mm-hmm. So wala po tayong masasabing problematic in terms of accessing training programs kasi po meron na po tayong blended learning program, yung 80% online and 20% po is assessment. But for agriculture and construction,
ongoing po yan. Lahat po ng pagsasana eh, pwede nilang i-avail po. Uh-huh. Okay, well said, DDG. One last question bago ko kayo bitawan. Ho. Ship lang ako ito, another topic. You know what's happening din kay sa Myanmar, ano ho? Meron yata po tayo mga 1,273 na mga OFWs doon sa Myanmar. Alam lang po natin na ipit po ito dahil sa kudeta, no? So, may coordination na po ba sa mga kasama po natin mga Pilipino doon? Opo, nakipag-ugnayan din po tayo sa ibang PhilComs dyan at nagpapasalamat naman din po tayo ay minomonitor sila ng ating DFA. Ganun na rin po ang OWA. So, ito po yung mga Pilipino na mga nasa factory at ang iba po ay nag-settle doon dahil nagkaroon po ng pamilya. So, we are closely monitoring them and they plan to repatriate po tulad ka po ng nasabi na ko kanina na ang TESDA at ang serbisyo po ng gobyerno, nasa airport pa lamang po sila ay sinasalubong na po sila ng mga magagandang programa ng ating pamahalaan, hindi lang po sa pagsasanay, ganun na rin po magmula kaalaman, kakayahan hanggang kabuhayan po. Dahil ang TESDA, abot po ang lahat. Ayun. Okay. Tong, DDG, maraming salamat po for taking time, joining in our program dito sa Teka Teka. So maraming salamat po at magandang hapon po sa inyo. Ingat po kayo. Maraming salamat po, Mayor Mort, at sa inyong programa. God bless you po. God bless, mga kaibigan, si Deputy Director General ng TESDA and of course the OFW Party List Chairman Aniceto John Bertis. Nabigay sa oras natin, alas 5:02 ng hapon sa aming pagbabalik. Maya-maya po, itatalakay naman natin. Problema naman sa registration ng Commission on Election. Teka-teka, alas 4:30 na. Teka-teka, alas 4:30 na. Balik tayo, iho. Nasa ikalawang bahagi na tayo ng programang Teka-teka. Kasama nyo pa rin yung lingkod mo nilagan minus our co-anchor, ang ating kasama rito si Ray Senor Pacheco na nagdiriwang ng kanyang anniversary. Happy wedding anniversary sa iyo, Pare Koy. Kung saan ka man ngayon, kung ikaw man saang lupalop, kung ikaw man ay nasa heaven, happy anniversary sa iyo. Ayan. Mula sa programa, sa mga staff at kasama natin sa Teka. Nakakabang anniversary song dyan. Ha? Kaya ang tawag sa iyo si Engineer Wala Wala. Engineer Wala Wala. Bago tayo magpatuloy para sa ating pag-uusapan, yung ikalawang topic natin, COMELEC registration, mga bagong butante, nais ko munang public service announcement na pinapaabot ang ating isang tagapakinig, no? Si Noel Baltazar from Riyadh, Saudi Arabia, who is listening to us right now. Sabi po niya, nananawagan siya at nais niyang ipaalam sa mga kamag-anak ng kanyang biyanan o yung kanyang father-in-law na si Ernesto Perez Capuno na namatay po kahapon. At ang libing po ay sa darating na Linggo, February 7 at 1 p.m. Yan. So, yan ay panawagan mula sa ating listener, taga-subaybay natin, OFW, si Noel Baltazar from Riyadh, Saudi Arabia. At kami po ay nakikiramay sa mga pamilyang naiwan ni Ginoong Ernesto Perez Capuno. Okay, so tuloy-tuloy po tayo. At ngayon naman, syempre, bago tayo mag-discussion sa ating ikalawang topic, alamin na muna natin, lagi malamig yung lagay ng panahon ngayon. Pagka Pebrero, eto na! Malamig, maulan, maaraw. Teka-teka, ano ba ang weather ngayon? Diyos ko, sa region 2, no? Saan ba yun? Bontok, no? Grabe, talaga ang kapal ng yelo. Alamin natin ngayon ang ulat panahon mula kay Edsa Balcarin ng ating Pag-asa Weather Forecaster. Good afternoon, Edsa. Good afternoon din po sa inyo at sa lahat ng nakikinig. Makaranas pa din po ng makulimlim na panahon yung buong Kabisayaan kasama po yung Bicol Region. Dala pa rin po ito ng amihan o yung northeast monsoon. And then yung northern and eastern section ng Luzon, yan po sa Cordillera, Cagayan Valley, Aurora and Quezon, makakaranas din po sila ng maulap na kalangitan, pero yung mga pag-ulan, mahina lamang yung inaasahan natin mga pag-ulan.
And then sa Metro Manila at yung nalalabing bahagi ng ating bansa, patuloy po tayong makaranas ng magandang panahon. Bagyang maulap hanggang sa maulap yung mga kalangitan. Kung uulan man, mga isolated light rains lamang po. Mm-hmm. And for the next 3 days, possible po na amihan pa rin yung prevailing weather system natin, kaya mababa pa rin yung temperatura na inaasahan natin over the country. And then wala naman po tayo nakikita ang namumuong sama ng panahon o LPA na maring makaapekto sa ating bansa. Yan po muna. Ezra, itong amihan aabot pa hanggang last week ng February? Well, sa nakikita po natin ngayon, possible po yun. Kasi usually naman, March po tayong nagterminate ng amihan. Mm-hmm. And usually, pagka March na, that's the official na para no, sa summer naman. Hindi pa rin, ano? Sa dry season, possible po. Yung dry season natin, either nangyari yan, March o April, kung saan nagterminate po tayo ng amihan. Uh-oh. At yung prevailing weather system na po doon ay easterlies naman. Mm, pero very extreme naman ang nangyayari ngayon sa ano, no, sa Mountain Province, yung kung saan nagyayelo na yata ito, Ezra? Well, last year naman po, may mga event naman na nangyayari, yung mga frost eh. So, hindi na po ito bago sa atin. I see. Okay. So, thank you very much, Ezra. Okay po, magandang hapon sa inyo. Maraming salamat. Mm. At sumayin nyo ang ulat panahon. Laging maging handa, anuman ang weather. Okay, oras na rin, alas 5:16 at 31 segundos kayo na sa programang Teka Teka. Ayan, so alam niyo, para sa mga politiko, di ba? Ngayon pa lang, maging papal-local or national, pinag-uusapan na rin. Ah, si who will be the next president? Ayan, sino kaya yung susunod na kandidato para sa pagkapangulo? Sino naman yung babaspasan? Pero bago tayo dumating sa mga personalities at sa mga kandidato, kinakailangan na muna ay ayusin na muna no ng COMELEC yung mga magpa-participate, yung mga magluluklok, mga bago magluluklok sa mga opisyal natin at the end of their term by 2022. What do I mean? Sinasabi ko rito, registration muna ng mga, number one, yung mga mag-18, bago mag-18 ha, sa 2022. Pangalawa, yung mga inalis mismo ng COMELEC dahil sila po ay hindi bumoboto for two or three consecutive no na botohan. Aba pagka ganyan, i-delete na ho kayo, tatanggalin ho kayo sa listahan. At pag tinanggal kayo, ibig sabihin hindi naman na totally karapatan nyo bumoto eh. So ibig sabihin lang 'yan, makakaboto pa rin kayo pero kailangan parang meron kayo registration. But the problem now is that I think ang target ng COMELEC for having a 20 million additional, tama, kung hindi ako nagkakamali, 20 million additional voters or four. No, so we have to check with the Director James Jimenez kapag nasa linya na, no? Nasa linya na natin si Director James Jimenez, ang tagapagsalita po ng Commission on Elections. Magandang hapon po sa inyo, Director. Magandang hapon po, Mayor. Good afternoon po. Opo, and welcome to the program. Thank you again for the second time dito sa ating programang Teka Teka sa DWIZ 882. Director, mukhang mababa yata itong registration natin po ngayon. Ano po bang target po natin for this year before the 2022 elections? Well, ang target po natin talaga no is meron tayong approximately 4 billion na kabataan na mag-18. Okay. So ito yung newly eligible. Mm-hmm. And then expected natin meron tayong kulang 1.5 million na magpapareactivate. Ito yung mga taong nakamiss ng dalawang sunod na halalan. Yes. Pero ini-expect naman natin na mababalik at magpapareactivate dahil presidential elections na nga. Yes. So total, ang target natin, ang nakikita natin, ang expected natin na magpaparehistro, aabot hanggang 5.5 million. Pero kasalukuyan, nasa approximately 1.3 million pa lang ang nagpaparehistro. Uh-huh. So tama kayo sir, napakababa talaga. Oho. Uh-huh. So what could be the underlying reasons dito, Director? Ba't mababa po? So tamad pa rin ang tao, natatakot pa rin lumabas, o mga requirements, etc.? I don't know. Well, I think ang pinakamatimbang talaga syempre yung fear of pandemic. No? A lot of people are still really afraid of going out. Mm-hmm. Pero more than that, ang nagiging nakikita natin dahilan dito is yung COMELEC mismo nag-reduce ng capacity sa mga offices. Mm-hmm. For one thing, ang registration natin ngayon nagaganap lang at COMELEC offices nationwide. So, isang lugar lang, no? Okay. Wala tayong satellite registration
for most of the country. Mm-hmm. Pangalawa, doon sa mga opisina na yon, yung capacity ng opisina bumagsak by more than 50% in many cases. Mm-hmm. No? In fact, in a lot of offices, one at a time lang ang pasok. Mm-hmm. So, dahil dyan, unti-unti din ang mabagal ang pagproseso, in other words, ng mga tao natin. Okay. Kung saan dati, nakakapag-process tayo ng 5 hanggang 10 or 15 sabay-sabay, mm-hmm. eh ngayon, isa-isa na lamang. Mm-hmm. Diba? So, yun po, that has created a drop in the capacity. So, therefore, nagkakaroon din ng pagbagsak ng daily totals. Yes. Mm-hmm. So, ito yung dalawang pinakamatimbang sa tingin natin na dahilan kung bakit medyo mababa matumal lang ang dating ng registration. Ibig sabihin po natin, no, Director, linawin ko lang, pagka sinabing no satellite registration, usually po pwede kayo magpunta sa clubhouse, di ba, sa barangay. Ngayon, dapat munisipyo o kaya sa Kapitolyo ang punta o kaya sa siguro main office ng COMELEC. Ganun po ba? Tama po yan. Wala po tayong mga iba't ibang lokasyon, hindi katulad dati, hanggang mall nagpaparegister. Yes. Pero ngayon wala na. Oho. Okay, yung pong online registration, Director, could you update on us on this? Wala pa rin po tayong online registration for two reasons. So, number one, Republic Act 8189 requires personal appearance. Oho. So, dun pa lang medyo difficult na. But at the same time, yung ating mandatory biometrics law requires that you have biometrics. Eh, wala naman pong remote na paraan para makuha ng biometrics. So, wala pa rin. However, having said that, meron tayong tinatawag na iregistro.comelec.gov.ph. Okay. Yung iregistro na yan, ang gagawin mo niyan, i-fill up mo yung forms mo online. Okay. So, it's like more than 20% of the process gagawin mo online. Mm-hmm. Unfortunately, ibig sabihin niyan, kailangan tapusin mo pa rin sa COMELEC office. Yes. Pupunta ka pa rin sa COMELEC office para magpa-biometrics. Oho. Uh-huh. Hindi ho ba magagawan, Director? I think these are most of the questions. So, i-register ng .gov.ph. I know, okay yun, yung online mo. But, personally, they need to appear before the COMELEC office because kailangan nilang biometrics. Hindi po ba? Tama po yan. Wala ho bang magagawa doon na, of course, ang tao talaga, natatakot po, Director, na lumabas eh. Are there any other provisions kaya o solution for this na hindi na sila pumunta o kaya later na magsigawa ng biometrics? Well, sa ngayon po, merong pending na bill sa Kongreso, yung natawag na online registration bill, no? Uh-huh. Hopefully, that will contain authority for COMELEC to conduct online registration, which I suppose would mean marirelax yung requirement ng personal appearance at saka yung biometrics at the time of registration. Mm-hmm. Kasi pwede, marami namang paraan para makuha yung biometrics at a later time. Eh. Okay. Pero sa ngayon kasi, walang authority yung COMELEC na gawin yon. Mm-hmm. Ang ayon under the law, kung hindi ka makabigay ng biometrics at the time of registration, hindi ka considered registered. Mm-hmm. If this amendatory law can change that, na para bang magkaroon ka ng bigyan ng authority yung COMELEC to consider as registered a person na kulang lang ng biometrics, then perhaps, no, that will pave the way for true online registration. Mm-hmm. I see. But now, ito sa mga Filipino overseas workers. Apo. Paano po ito? Yes, ongoing registration. Mukhang dito na mo-monitor din natin pagka-election po, Director. Mababa din ang participation ng mga OFWs, eh, no? That's right. Mataas po ang registration turnout nila, nagpaparehistro sila. Apo. Pero pagdating sa butuhan, medyo bumabagsak. No? Mm-hmm. Nakikita natin to, particularly in between presidential elections. Kapag midterm elections, mababa talaga yung turnout. Mm-hmm. Pero pag presidential, medyo nagsaspike din naman. So mataas pa rin. Uh-huh. Sa ngayon, ang registration ng overseas workers ay nasa abroad po. Yes. No? Kung nasaan sila, dun sila sa embassy or sa consulate. Pero for overseas workers, Sir Mon, ang pinakamalaking concern namin ngayon ay yung mga nagsiuwian. Yes. Kasi yung mga nagsiuwian, hindi po sila makakaboto sa local, sa elections natin sa 2022 kung hindi sila magpapatransfer ng registration. Right, okay. Now, kung ikaw ay rehistrado sa overseas voting system, ibig sabihin nakakaboto ka overseas. Uh-huh. Ibig sabihin hindi ka makakaboto sa lokal.
hindi ka makakaboto pagdating ng local elections dito sa Philippines. So, kailangan magpa-transfer ka. And unfortunately, yung transfer po ng overseas, from overseas voting to local voting must be accomplished before the end of August. August po ang deadline kasi niyan. So, kailangan na very urgent yan para sa mga overseas workers natin na nagsiuwian at boboto na dito sa Pilipinas. So, ibig sabihin, clarify ko lang, Director. So, umuwi sila dito kasi walang trabaho. Pinauwi sila kanila employer. Tapos, here is 2022, hindi sila maaning bumoto. Not unless gawin nila yung sinasabi po ninyo na beat nila yung deadline up to August. Opo. Oh, okay. So, medyo malaking ano ho yun, ha? Medyo malaking porsyento rin yun sapagkat more than 300,000 na po yata, Director, yung mga OFWs na kauwi sa atin, and there could be more. That's right. That's right. Ano, ang problema po natin ganito, Sir Mon. Marami doon sa 300,000 na yon ayaw magparehistro dito sa Pilipinas. Oh. Kasi ini-expect nila na makakabalik sila eh. Aha. The issue there, the what makes that problematic is, what if hindi sila makabalik in time for the election? Mm-hmm. What if September na hindi, what if ano, August na hindi pa rin sila bumabalik? Uh-huh. Will they register now dito sa Pilipinas or risk losing the right to vote? Mm-hmm. So that's a choice they must make. Yes. Now, kailangan ho bang i-extend pa up to September just in case lang talagang mababa ang turnout ng mga registration ng mga would-be voters for 2022? Does the COMELEC need or contemplating to extend yun hong registration of voters? Well, sabi po, hanggang September na lang po talaga. No? Okay. Dahil after September, mag-start na tayo ng tinatawag nating project of precincts. Ito na po yung first step sa paghahanda for the actual elections. So, hindi na natin mauurong yung deadline ng registration. Yes. And that will continue kung talagang magkaroon na election, dumating na yung deadline. Makaka-apekto po ba ito sa resulta ng national elections, like for example, presidential? So, we will produce a minority president, something like that, Director? Well, hindi naman po talaga ganun. As it is, we always have a plurality president naman talaga, no? Kasi wala naman tayong absolute majority. Pero mas konti ang magpa-participate sa elections. Okay. Yung ano yan, resulta yan. Pero it will not invalidate naman po the result of the elections. I see. So, well said. Director, maraming salamat po. Thank you for joining us again for the second time dito sa ating palatuntunan. Mga kaibigan, Director James Jimenez. Maraming salamat po. Thank you. Tagapagsalita ng Commission on Elections. So ito, nakikiusap. No? Kinakailangan medyo mabilis lang. Pero so, kaya lang, talagang merong mga nagiging problema na kinakailangan nilang gawan ng paraan ito. Ayan. So, kaya para dun sa mga nakikinig sa atin ngayon, and you will be turning 18 before 2022, sabi natin, of course, nandyan pa yung fear of pandemic, mabilis naman ho siguro magparehistro. Let's do our share. Let's do our part because we will be creating, no? We will be looking for another leaders in the next 1.5 years, no? Or 1 year na lang. 1 year na lang kamo. Siguro, pipili na naman tayo na magiging leader natin sa ating bansa. And of course, yan ang constitutional right ng bawat isa sa ating Pilipino. Isa sa mahalagang karapatan po natin yan na tayo ay makalahok para sa electoral exercise this coming 2022. Ngayon, kung hindi naman tayo makarehistro, lalong-lalo doon sa mga kabataan na almost 4 million na expected, 1 million pa lang, sabi ni Director, mag-double time ho tayo. So, let's habulin natin yung until September yung registration. Otherwise, hindi ho tayo makakaboto. At importante doon sa mga overseas Filipino workers, kinakailangan mag-transfer ho kayo ng boto dito. So, kinakailangan by August. So, how will you do that? I'm sure alam nyo ho yan sapagkat yun hong mga embassy, meron naman hong guidance din para sa inyo yan. Yung mga overseas Filipino workers, particularly din yung mga umuwi na po dati dito sa ating bansa, magparehistro kayo, mag-transfer ho kayo, lalong-lalo na kung wala na kayong intention na kayo ay bumalik pa dun sa bansang pinagtatrabaho nyo and you opted to stay here for good.
Okay. So, yan po ang ating programa ngayong hapon. Thank you very much sa inyong pakikinig. At nagpapasalamat po ang inyong lingkod sa inyong pang-araw-araw na pagsama sa amin sa ating mga pinag-uusapan. Sana kayo po ay natututo at naliliwanagan po namin kayo sa iba't ibang mga issue na nababalot sa ating kabuhayan. Ito po ang inyong lingkod. Moni Laga, sa kanan po ng ating kasamahan si Ray Senior Pacheco. Magandang hapon po. And God bless us all. Stay safe, everyone. Bye. Teka, alas 4:30 na.